Mang ilan-ilan ng pasahero sa NAIA na uuwi sa probinsya para sa Holy Week. Inunahan na raw nilang inaasang pagdagsan ng mga pasahero sa susunod na linggo. Live mula sa NAIA, mayroon ng balita si Bam Alegre. Bam! Yeah, magandang umaga, paniguradong dagsa mababiyahe sa mga susunod na araw lalo't malapit na ang Holy Week. Kaya naman, para maiwasan ang holiday rush, magandang diskarte na bumiyahe ngayong linggo. Nakausap natin iga ng biyaherong si Jinrick Simbahon, isang seaman na nakabakasyon ngayon sa Pilipinas sa loob ng 2 buwan. Ngayong araw niya pinili lumipad pauwi sa kanilang bayan sa Osamis para hindi na sumabay sa inaasahang summer at Holy Week exodus. Gayunman, naglaan pa rin siya ng kaunting oras dahil sa traffic. Kapansin-pansin naman na hindi nagkakaroon ng build-up ngayon sa departure area dito sa NAIA Terminal 3. Alinsunod pa rin ito sa pagbabago ng pulisiya ng paliparan noong nakaraang mga linggo na diretso na ang pasok sa departure area at sa check-in counters at boarding gates na lang isagawa ang luggage inspection. Mas nakagaan ito sa ex-airport experience ng OFW na si Sheila Acutillar. Lilipad siya ngayong araw pabalik sa Qatar para sa trabaho niya sa isang bangko roon. Bawas hassle daw na hindi siya nag-aksaya ng oras sa mahabang pila sa departure gate pa lang. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Medyo traffic kasi papasok na po yung Holy Week. Mahal na rin yung ticket sa Holy Week. Smooth naman yung biyahe compared yung pag-uwi ko last year kasi COVID pa. Mas marami ngayon, siguro kasi yung restriction mas maluwag. So ito yung sitwasyon natin ngayon dito sa departure area ng NAIA Terminal 3. No? So continuous lamang yung pagdating ng mga pasahero pati yung mga mag-ahatid. Pero yung talagang yung karamihan talaga ng mga flight usually sa mga madaling araw. At yung mga ilan nakausap natin mga staff dito ng paliparan, handa sila dito nga sa expected na volume ng mga pasahero sa susunod na mga araw. Ito ang unang balita mula rito sa NAIA Terminal 3, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.